What's up mga mamatzer? Today is a good day kasi. Bakit nga ba? Kasi dumating na yung in-order kong budget RGB keyboard online. Ito yung Zeus K002 by Zeus. Samahan nyo akong i-unbox to din. Bigyan na din ng review para magka-idea kayo kung goods ba to or quality ba to, kung bibili nyo or hindi. So, talakayin natin yan mamaya. Pero bago ang lahat, kung bago kayo sa aking YouTube channel, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Tapos, click nyo na din yung bell button para updated kayo sa mga upcoming videos ko. So, ma-excite na ako guys. Start na natin to. Mapanginin tayo natin. Let's go! Guys, ito na yung RGB keyboard natin. So, makikita nyo naman, naiilaw talaga siya. So, bakit nga ba, trivia lang, so bakit nga ba tinawag na RGB? RGB stands for red, green, blue. Yun yung primary colors na pinagko-combine nila para makabuo ng ibang other colors. So, ayun, diba? Kaya yung RGB stands for, kaya RGB siya. So, kung di nyo lang alam, share ko lang sa inyo. Ayan. So, first check natin yung button key. Sound. Button key sound. So, ayan yung button key sound niya. Hindi siya ganun kalakas. Pero, okay na din naman. Sakto lang. Normal lang siya. Normal lang. Button key sound. Then, ito. Sad to say, membrane keyboard siya, hindi siya mechanical. So sad yun kasi mas maganda yung mechanical keyboard. Kung ako papapiliin, mas gusto ko yung mechanical keyboard kaysa sa membrane keyboard. So mamaya explain natin yan kung bakit. Then number of buttons niya, ito yung gusto ko, is 87 keys including nung mga shortcut key. Ayan, may shortcut key siya. So guys, yan. Ayan, ito, mute. Ayan, mute. Then, volume down, volume up, then play and pause. May extra key button siya for shortcut key. Ito, refresh. Ayan, refresh. Then, search. Home button. Then, email. So, okay, kasi may extra button siya, mga shortcut key.
Hindi mo na kailangan mag maganap ng volume, nandito na siya in mute. So good siya, dagdag po siya para dun sa mga extra button key. Then ito, isa pa is response frequency. Ito 1000 Hz lang siya. Unlike sa mga ibang keyboard na meron 6 ms. So ang ms kasi milliseconds, milliseconds sa ibang keyboard normal niya meron siyang 6 milliseconds. Ito ang milliseconds, 1 milliseconds is converted to 1000 hertz. So ito 1 milliseconds lang siya kasi 1 is to 1000. So medyo mabagal yung response frequency niya like sa ibang keyboard kasi nga membrane keyboard siya, hindi siya mechanical, mas direct yung mechanical. Then second din napansin ko is yung ito, yung carbon fiber niya, pagiging carbon fiber. Ito goods to, malaking tulong to lalo na sa alikabok. Hindi siya basta-basta mga alikabokan, dust proof siya dahil dito sa carbon fiber. Then dahil din dyan na waterproof siya. So it's a dagdag points ulit doon dahil doon. Then ito pa yung nakita kong specs niya is yung key life. Yung key life niya is ito, maganda to, 8 million keystrokes. Hindi ko alam kung legit pero masusubukan natin, 8 million keystrokes lang naman. Okay, so medyo malaki-laki yun unlike sa iba na umabot lang ng 3 to 4 million keystrokes lang. Ito 8 million keystrokes lang naman. Next yung plug and play device siya, USB, universal serial bus. Pagsaksak mo, goods na agad siya. Automatic naman siyang nailaw. I-click nyo lang to, yung scroll. Okay, ganyan. Pero automatic na siya, plug and play na pag clinic mo. Pag sinaksak mo, nailaw agad. Then system requirements niya is yung madami din, Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 8.1, Windows 10, Mac and OS. So ayun guys. Then kung sa elegant style, medyo elegant naman siya kasi nga gawa nung name niya na Earthshaker. Okay, so tingnan nyo naman, di ba? Parang Earthshaker talaga, parang may crack. Kung ako tatanungin, mas gusto ko yung ganitong mga keyboard na makakapal kasi dun sa manifest. Parang ramdam mo yung pagiging gamer mo. Mas ramdam mo siya kasi tingnan mo, may angas yung dating niya. Hindi siya yung unlike sa ibang keyboard na simple lang. Pero kasi para sa akin, mas gusto ko yung ganitong may angas. Nakakadagdag gana maglaro. Ayun na, sariling opinion ko yun, na may kanya-kanya tayong opinion. Then next is yung type niya, steel. Ayan yung keyboard. Then the dimension, 441 138, then 37 mm, ayun yung dimension niya. Then yung weight, 866 grams yung weight niya. Okay. Dun yung quick specs niya guys. Ito na yun. So punta naman tayo sa feedback. So yung kung feedback ko. So check natin. Let's go! So guys, na-unbox na natin siya. Nakabit na natin siya. Nabigay na natin yung specs niya. Ito yung feedback ko dun sa keyboard kung goods ba siya or bad. Para sa akin na goods pa rin naman siya. Talakayin muna natin yung advantage siya, disadvantage. So hindi naman tayo puro positive. So sabihin din natin yung negative para kahit paano malinawan kayo kasi para sa akin goods. So ito, kayo na opinion na to kung bibili nyo rin din kasi ito yung advantage niya. So, doon muna tayo sa advantage. So, yung advantage is yung, syempre, budget keyboard siya. Sa halagang 380 pesos, may keyboard ka ng ganito kaangas. ZeusK002, yung design niya, may elegant design siya. Ang premium nung dating niya, yun yung advantage niya. Isa pa sa mga advantage yun. Then, next yung
yung gaming style ha. Yung style niya, stylish siya eh. Medyo parang pang-gaming siya. Medyo gaganahan kang maglaro talaga kung ganito yung keyboard mo. Nakakagana maglaro. Then, yung sa pang-advantage niya is yung dust and splash proof dahil nga dun sa dinagdag nila na carbon fiber na design. Then, then next yung added shortcut key. May added shortcut key siya, yung mga post, yung volume up, volume down na dagdag points yun dahil dun. Yung iba walang gano'n, na di mo na kailangan magkalikot sa volume ng PC. Automatic i-click mo na lang siya. Then, last na advantage niya na nakita ko is yung, ayun ko kung legit, pero dagdag points yun, yung 8 million keystrokes. So, sabi ko nga kanina, yung ibang keyboard, 3 to 4 million keystrokes lang. Unlike dito sa K002 na may 8 million keystrokes. Sobrang laki nung gap niya, sobrang laki yung difference niya sa lifespan. So, goods yun, goods. So, ngayon, talakayin naman natin yung disadvantage. So, ano nga ba yung disadvantage? So, ano yung negative niya? Hindi naman tayo laging positive. So, sabihin din natin yung negative side na. So, ito lang yung pinaka negative na nakakalungkot. Yun nga is yung membrane keyboard siya. Kasi, mas maganda talaga kung ano, kung sino talaga papapiliin. Mas maganda yung mechanical. Kasi yung mechanical, direct contact siya dun sa mga circuit sa ilalim ng keyboard, yung mga response circuit, like yung kasi di ba yung keytabs, then direkta na siya, keytabs direkta na sa mga circuit ng keyboard dun sa mga pag-response circuit, kaya mas maganda siya, mas maganda yung mechanical, mas mabilis yung response rate. Unlike dito sa membrane na keytabs, tas yung mga membrane na chuchu, may dalawang membrane na layer siya, tsaka lang direkta sa response circuit. So, kaya medyo naging mabagal yung response frequency niya. Ayun lang naman yung ikina-ekis ng membrane. Pero kung sa quality, kung sa pangmatagalan, mas tatagal yung membrane keyboard kasi hindi agad-agad nasisira yung response frequency or response circuit ng keyboard. So, yun lang guys. Okay, hanggang dito na lang yung unboxing and review natin. Ulitin ko, kung bago kayo sa aking YouTube channel, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Tapos, click nyo na din yung bell button para maging keep updated kayo sa mga upcoming videos ko. So, yun lang guys. Mamba out. Bye, have a great time!